Bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Usap-usapan ngayon sa buong mundo ang sikat na TikTokers at social media influencer na Pilipino-Briton na si Busta Breezy, mas kilala sa pangalan na Salt Papi. Unang nakilala si Salt Papi sa mga kwelong video niya sa TikTok hanggang sa pasukin niya ang sports na boxing ng mga social media influencer. Unang tinalo ni Salt Papi ang isa ring YouTube / influencer na si Hamad Khan. Wagi si Salt Papi by unanimous decision. Ilang buwan lang ang lumipas ay muling sumabak si Busta Breezy sa ikalawang laban kontra Andy Worski. Hindi nagtagal ang sagupaan, bagsak sa unang round ang kalaban gamit lamang ang kaliwa. Ang pangatlong pakikipagdigma sa ring ni Salt Papi ang magbibigay umano ng pahirap sa kanya ayon sa mga netizen, dahil ang sumunod niyang kalaban ay si Josh Bruckner. Si Josh Bruckner ay isang professional boxer at MMA fighter. Dagdag pa ang taas nito at bato-batong pangangatawan. Tihado ang Pinoy kung titignan, pero hindi nawalan ng kumpiyansa ang sigabayan. Bagsak si Bruckner sa ikalawang round gamit ang pambihirang bitaw ng kaliwa ni Salt Papi. Mga kahombre ko dyan, makagago, what's up, na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, itong video na to ay para kay Salt Papi. Now, si Salt Papi ay nag-video kung saan binibigyan niya, kung saan nagsabi siya na binanggit niya yung pangalan ko. Then gusto niya daw labanan si Randon Labrador sa Battle of the YouTubers. Now, ang sa akin naman, kung gusto niyang labanan si Randon Labrador, definitely sa tingin ko that's a big no sa kampo namin, kasi hindi lumalaban si Randon Labrador ng suntukan, because the guy is a basketball player. So hindi na natin pwedeng sabihin na malaki si Randon, maliit si Salt Papi, mas mabigat si Randon, mas maliit, mas mapayat si Salt Papi. Hindi, that's not about that, kundi sa skills. Si Salt Papi ay highly trained, professional boxer na. So, alangan naman na makipagsuntukan yung isang kunwari tulad ko o tulad ni Randon. Hindi naman kami marunong mag-boxing, di ba? Iba ang boxing sa suntok kalye, mga walang bullshit-bullshit lang sa kalye. Eto, mga kahombre ko, literal na professional na itong tao na to. So, definitely, pag isang sapak, putang ina, tulog kami niyan mga isang linggo, tang ina, plus isang linggo pa kaming komato sa bahay, so mga 2 weeks tulog. So I don't know if it's okay, if it's gonna work, if it even gonna work, if it will fit. Pero malapit na namin makausap ang kampo ni Salt Papi, mga kahombre ko, which is, that's the good side of this. Kasi may counter offer kami sa kanya, and yung counter offer namin would be yung manalo between Boy Tapang and Boy, or between Boy Tapang or Boy Ungas dito sa championship namin sa February 26 sa ganaplive.com. So yun lang, ang masasabi ko lang isang karangalan na mabanggit ang pangalan ko sa ni Salt Papi, kasi syempre the guy is just an international player, so boxer ka-level siya nila Jake Paul, niya mga yan. So, that's crazy. It's crazy na nakikilala niya ako. Even si Randon, syempre, even yung Battle of the YouTubers, grabe. And sa totoo lang, alam ko naman na etong si Salt Papi ay parang, I don't think na, you know, sa utak negosyante ko, no,
hindi pera ang gusto niya sa Battle of the YouTubers. Ang kaya lang siya ganto, I think, gusto niya lang lumaban maybe dito sa Pilipinas, sa isang malaking platform tulad ng Battle of the YouTubers, or gusto niya lang talagang gusto niya patahimikin maybe si Rendon totally forever, o kaya naman gusto niya lang talagang maging super duper sikat dito sa Pilipinas, kasi actually he only have 200 or 300,000 subscribers. Maybe ito yung nakikita niya na way para mabuhay yung kanyang pagiging vlogger. Ewan ko, I don't know, pero the sure thing is hindi siya lalaban sa Battle of the YouTubers for the money. Pero anyway, syempre magkakaroon naman kami ng usapan. So, dahil syempre makaka-attract siya ng maraming tao, makaka-attract siya ng international na viewers, which kayang-kaya naman ng site namin, ang ganaplive.com. Pwede rin ang mga OFW manood dyan, even sa February 26, mga kahomre ko. Pwedeng-pwede kayong bumili just for 99 pesos. Mapapanood yun na. Boy, yung main event, Boy Ungas versus Boy Tapang, okay? Nandito sa baba yung register link, nakapin. Now, yun lang. So, sa tingin ko, for me, pag-usapan na lang natin yung kampo namin at yung kampo nyo, yung kung magkano yung para ma, yung kailangan naming ilabas para matuloy ito, because we are very interested. So yon, Salt Papi, at syempre sa management mo, we are here, naghintay lang kami ng alam ko few days na lang magkakausap na tayo. So tingnan natin, dito lang kami, you guys know how to contact us. So yan. Maraming salamat, mga kahomre ko, at syempre isang karangalan na mabanggit ni Salt Papi. Isang karangalan yon. So, yeah, dahil syempre nakakapagbigay na rin siya ng karangalan sa Pilipinas ngayon, lalo na at nanalo din siya a week ago. Yan. Yon, mga kahomre ko, maraming salamat. Yan muna yung update natin. One love, good fucking vibes. Ingat ang lahat. Hello. At yan ang bagong balita sa bagong umaga ng bagong Pilipinas. Ito po si Leon DC. At ito ang One News Report. Rewind. React. Respond. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.